Pinakamagandang season to. I think season 1 to season before franchise, I think season 8, right? Season 9, correct me if I'm wrong. Diba? Yung pinakamagandang season doon is, I think, yung back-to-back champion ng, ano nila, Rafflesia. Aura. Yes, ayun yung pinakamagandang season. And then coming in, this franchise, I think wala pa. Break me down. Pag sinabi nyo mas maganda yung championship nila Venus, no. I think para sa akin yung kung hindi ito matatapat ang season 14 na kagandaan, I think yung pinakamaganda itong MSC. Kasi, like, ano yun, 3-3. Tapos umabot ng game 7, it was freaking awesome talaga. But, coming for MPL, I think the best season talaga itong ano, season 14. Dikit lahat eh. Right? And, I think, ang game changer talaga sa TNC, si Scalera. Iba klase, explosive ng man, grabe. Kasi yung mga player ko noon bago pumasok ng TNC, si Lancey, si KZ, tapos yung hamster kong si KZ. si KZ, sorry. Si KZ, dito ko lang. I think, kasi may miles kami. Okay lang. Coach Wolf, okay lang, mag-sabi ako ng konti. Okay lang. So basically, nung kakampi namin si Miles, ang strategy is always counter-engage. Reserve the ulti, counter-engage. Yan ang palagi strategy namin. Nung nakita ko maglago sa Escalera, mother, my explosiveness. Di mo yung sasabihin na, oh, counter-engage, pinapanood ko palang may pang-counter-engage, may pang-engage, may lahat. Like, nakita ko si KZ na, si KZ na nadadalitan siya mag-shot call. Parang, I'm not saying na nahihirapan kay Miles kasi may strategy naman talaga kami kay Miles, with Miles, and nasanay kami sa ganun na galawan. But then, nung dumating si Scalera, pag nakita ko sa mukha ni KZ na ang dali yung gumayang. Sige, contest tayo anytime. Pag ganun yung ano, ganun yung situation. So natutuwa ako, I think key changer talaga dyan, ay game changer talaga si Scalera. And then, sinabi ko nga kay Ben X bago siya lumipat ako lang. Tol, tignan mo paano maglago si Kuzen, kikiligin ka. Bigyan mo na isang linggo. And, kaso mali siya. Lumipat eh si Ben X. Pag yun, yung I think season 14 is the best season. I'm not saying na yung season na kalas on my Venus and Wise is pangit. It's just that it's super one-sided. Sobrang galit talaga nila. And it's ano yun eh, hard work payoff nga naman, di ba? But then, kung makikita mo season, ano, season 13, Brennan Echo, yes, we saw that. But then, nung natali yung Brent sa MSC, I think, nakita ng mga team dito na they're beatable. Hindi sila Superman. May Kryptonite. So, nakita doon, and we have Wolf and Etomax. Like, ever since, tatandaan mo to, Etomax, nung sakay kita sa Mustang, uwi kang Valenzuela, sabi ko, pag naging free agent ka, isang chat mo lang sa akin, kukunin kita agad. Tatandaan mo yun, tol? Man, dream come true. Makasama kita, man, sa isang team. Gagabi, tol. Matalino si Etomax. Like, he's always welcome with a toxic draft, toxic play. When I say that, yung mga nakaw play, like, hindi mo makikita basta-basta na gano'n ang draft. So, basically, super haba. Pero, doon na sanay kasi yung mga player. And then, we have heads na super, I saw the player ng TNC, kay Sir Hate, kay Hebs, and then kay Chu. Pati din yung, syempre sa mga player ko na-adapt nila sa akin eh. Like, lagi ko sinasabi sa kanila, man, hindi kayo gagaling pag hindi nyo i-accept yung pagkakamali nyo. Right? Dapat coachable kayo. Pag pinagsabihan kayo, accept it. And nakita ko sa PMC, like, ganun yung mga player. So, sinabi ko ngayon sa mga player ko, kay Kuzen,
kay Lancy, pati kay Zen, tol, ang ina, pag top 8 to or top 7, wag na kayo magpakita sa akin. Why? Nakita niyo yung bootcamp, napakaganda. Nakita niyo yung coaching staff, napakaganda. Yung back-end, yung management, pulido. Yung bosses, napakabait. Don't fuck this up. Just make it happen. Season 14 is TNC season. Please lang.